dito po magsa-start ang meet and greet natin sa ating mga Kailanders na galing ng Godofredo Airport o Boracay Airport dito mismo sa Jetty Port. Marahil kayo ay nagtataka kung bakit dito kami naghihintay sa Jetty Port ng ating mga guest instead mismo sa airport. For some reason, we actually don't know the reason why. We have all the requirements naman. We have ID, we have PESO ID, we have DOT accreditation ID, but we are not allowed to pick up our guests sa airport. Hindi lang po kami na tour guide, but travel agencies, tour coordinators, lahat dito po naghahantay yung pick up for their guests dito sa Jetty Port. I think hopefully sana in the future mabigyan kami ng authorization na dapat doon na lang kami siguro maghintay, i-pick up yung ating mga guests sa airport instead dito sa Jetty Port, especially kami ng mga tour guide, kasi syempre kami yung parang face ng Boracay. We are a guide. We will be the one to guide our guests papunta, pabalik, pagdating, pauwi. So sana hopefully mabigyan tayo ng authorization na doon na tayo mag-pick up sa airport soon instead dito sa Jetty Port. Ngayon ay tuturuan ko kayo ng dalawang steps kung paano makarating dito sa Boracay Island. First is yung DIY or do it yourself. So let's say for example mga Kailanders, pag dumating na kayo ng Godofredo Airport or Boracay Airport, sasakay lang kayo ng e-trike. Ay, sorry pala, tricycle from airport going here sa Jetty Port. Tapos pagdating nyo dito sa Jetty Port, diretso na kayo doon sa loob. Mag-fill out kayo ng form. Pero kapag minalas-malas kayo, wala kayong choice kung ipipila kayo mga around 30 to 40 minutes, depende sa dami ng turista natin na guest. Ang reason po kung bakit may possibility na pumila kayo, syempre kailanganin ng ating Jetty Port Authority yung inyong details, IDs, hotel confirmation booking, yung inyong flight details na nagpapatunay na nakapag-check-in kayo sa Boracay, na pupunta kayo ng Boracay. But sa ating second option, Kailanders, which is very super dali, 100%, wala na kayong gagawin pa, hassle-free, and of course, me as your tour guide, ako na po yung gagawa ng lahat-lahat. I mean, VIP treatment po kayo mga Kailanders if ipagkakatiwala ninyo sa akin ng inyong airport transfer round trip. Alright, first thing for most mga Kailanders, ang gagawin ninyo ay syempre kapag sa akin kayo mag-book ng airport transfer na round trip. From airport, sasakay lang kayo ng van na private going here sa Jetty Port, and ako as tour guide, ang gagawin ko ay hihintayin ko kayo dito sa labas mismo ng Jetty Port. I-assist ko kayo papunta sa loob. Tingnan niyo yan, nakapila. Kapag dyan, hindi na kayo pipila kasi syempre ako yung mag-assist sa inyo. And then syempre, hindi na kayo mag-fill out ng form, hindi na kayo pipila ng pagkadami-dami. Ang gagawin niyo lang, maglalakad lang kayo, uupo, sasakay ng boat, and then pagdating natin ng Boracay Port, sasakay ulit kayo ng private van going to your hotel, and that's vice versa or round trip. Again, private van. Walang e-trike, private van yung sasakyan ninyo. Kailanders, ito po yung hawak ko na form. Ito po yung form na i-fill out mismo, na kailangan i-fill out mismo ni client or ni guest, kasi hindi sila papapasukin ng Boracay kapag hindi sila nakapag-fill out ng form. But me as a tour guide, ayoko ma-hassle yung aking mga bisita. Ako na mismo yung nag-fill out ng form para pagdating nila dito mismo sa Jetty Port, hindi na sila pipila, hindi na sila upo, para dire-diretso na kami pasakay ng boat. Pero, kailangan nyo muna kunin yung mga details ng guests, like their complete names, IDs, yung kanilang hotel booking, at saka yung kanilang airfare or yung kanilang flight details para malagay mo dito, kasi kailangan na kailangan yan makita ng Jetty Port authorities. So, let's get started! Ayan, so tine-check po ng ating Jetty Port authorities yung mga IDs ng ating mga guests. So after ko dito mga Kailanders, I am going to
magbayad na ako ng ano, ng terminal fee, environmental fee, and boat ticket. Para pagdating ng ating mga guests, dire-diretso na kami, di ba? Hindi na sila maghihintay dito, pipila for like 30 to 40 minutes. So dito na tayo sa ticketing area kung saan magbabayad na po tayo ng environmental fee, terminal fee, and boat ticket ng ating mga Highlanders na VIP guest. So pila lang muna tayo. So inuna muna natin yung boat ticket kasi walang nakapila sa boat ticket. So after, kapag wala ng pila sa terminal fee at saka environmental fee kasi medyo may pila pa, saka na natin siya pupuntahan. Okay, so here we go, environmental fee, and then after environmental fee, terminal fee. So yun yung babayaran natin. So mga Highlanders, tapos na tayo magbayad ng environmental fee, boat fee, terminal fee, at saka napakita na rin natin sa registration and verification counter yung details ng guests kung totoo nga ba na meron silang booking or pupunta sila dito sa Boracay Island. So ang ating next na gagawin is dun tayo sa labas, maghihintay tayo sa ating guest na darating kasi as of this moment, nasa airplane pa daw sila. So pagdating nila dito sa Boracay, dire-diretso na tayo. Wala nang mga pila-pila or kung ano bang anik-anik, di ba? So if you guys want to know more about this airport transfer, round trip na po ito mga Highlanders, inalagay ko po yung ating information dito. Dito. And then mag-message po kayo sa amin and then you will get all the details you want. Hassle-free, VIP treatment, and very accessible, di ba? Kita niyo yan mga Highlanders, yung pila na yan. Yan yung madadaktan ninyo kapag marami yung mga turista na dumating dito sa Jetty Port kapag nag-DIY kayo. Pero kapag nag-book naman kayo sa akin, syempre, hindi na kayo mamumroblema, hindi na kayo pipila. Ang gagawin nyo lang, kalakad lang kayo, susundan nyo lang ako. Diba? Hassle-free, VIP treatment, wala kayong gagawin. Basta magbayad lang kayo sa akin. Okay? I'll see you here sa Boracay!